Araw sa inyo guys, this is Weng DIY Shop. Ngayon meron tayong ginagawang ano, Kia. Nasa ano siguro ito, mga nasa 94-95 model. Ngayon, bali ang problema nito, nag-overheat guys. Bali nakita kong sira, maliban dito sa nag-overheat siya, may tagas yung radiator. May tagas yung radiator. Ito guys, tingnan natin yung, tingnan mo yung temperature niya dito. Kung titignan mo yung temperature niya, ayan, bali nasa sumasagad itong letter sa hanggang high hot. Hindi na normal 'yan. Bali sumasagad yang siya hanggang hot. Ngayon, bali ang nakita kong sira. Ito guys, yung sa ano 'yan, trigger niya mismo sa auxiliary fan ito. Bali papunta na siya sa hot, hindi pa umaandar yung fan niya. Bali itong sira niyan, ngayon kung tatanggalin ko ito. Pakiabot yung long nose pare. Ito, bali yan sira yan. Kung tatanggalin mo yun, aandar yan. Ayun guys, oh, mandar yung pan, oh. Mandar, oh. Mandar na yung pan. Pag dinikit mo yan doon, magkaka-top siya. Dikit mo pare, makamatay. Ayan, oh. Diba? Tingnan mo yun guys, makamatay, ha? Nakatikit. Ayan, ha? Bali nakatikit yan. Bali ito sira yan, ito. Bali, sige pare, tanggalin mo na para mag-overheat na yun eh. Ayan, mandar na. Bali yan nasira. At the same time, yung radiator may butas sa ilalim. Dami sira nito. Sakit sa ulo. Ayan guys, tingnan mo. Sumagad na sa letter H dahil hindi umaandar yung fan niya. Bali, nakaano pa ito. Kumbaga, kahit luman sasakyan nito, naka-automatic pa rin siya. Bali, ang complain ng customer natin, si Cash. Negro mayari nito eh. Negrong Amerikano. Yan ang complain niya. Bali yun ang nakita ko. Okay yung fan niya, yung auxiliary fan niya, umaandar siya. Akala ko unang-una sira. Kaso yung pinaka trigger switch niya. Trigger switch niya dito sa fan. Hindi niya na binabato yung signal papunta dito sa ano, para umandar yung auxiliary fan niya sa radiator fan. Maliban sa ano guys, may sira pa ito. Kung nakikita nyo, lumalabas yung kuryente dito sa number 2 spark plug. Bali, sira yung ano niya, yung wire niya. Bali, lahat ng wire nito papalitan. Lumalabas yung kuryente niya. Ayan guys, tingnan nyo. Ayan, lumalabas oh. Kaya palyado siya. Ayan oh, lakas oh. Maliban sa papalitan natin to. Bali, papalitan natin to eh. Ayan, papalitan na natin yan. At the same time, palitan ko na rin yung ano niya. Temperature sensor niya. Para sabay na sila para accurate yung ibibigay niyang reading sa cluster. Papalitan na rin natin spark plug wire. Yan. Ayun guys, medyo dandahan ang bumababa yung temperature niya. Bumabalik na sa kalahati. Ngayon, bali magtatanggal tayo ng radiator. Tanggalin natin yung radiator. Tanggal ng radiator. Tanggalin natin itong radiator at the same time. Tanggalin na rin natin yung switch sensor niya pati yung temperature sensor niya. Yan naman na guys. Radiator, pati yung thermostat housing. Ito yung radiator niya. Bali dadali nito sa nagre-radiator. Bali diretso overall. Dito yung leak niya. Somewhere here. Leak coming from the radiator underneath. Yan. Ito mismo yung pinaka thermo switch niya. Yung cut off switch niya. Naputol pa. Yan, dadalin pa sa ano ito sa machine shop para matanggal ito. Ito yung thermo switch niya, yung pinaka cut off niya para mag trigger yung fan. Habang kinakalag, bigla na lang naputol. So tatanggalin ito, papalitan ng bago. At the same time, pati itong temperature sensor niya, hindi mo alam kung accurate bang binibigay niya sa dashboard, pero papalitan na rin ito para sigurado. Yan naman na guys. Ito yung ano natin guys, dito nakalagay yung thermostat housing natin. Ito yung thermostat housing natin. Bali ito, wala ng thermostat ito. Bali kinalas ko na, wala ng thermostat. Kita niyo, wala ng thermostat yan ha. Oh, sa dami na siguro mga binaklas kong ganito, sa 100 na kotse siguro, yung mga 60, karamihan. Well, pag binuksan ko, wala ng thermostat. Hindi ko tinanggal, kumbaga, kusang nakatanggal na. Wow. Ito yung pinaka thermostat housing niya. Ito yung trigger switch niya para sa fan. Bali ang mangyayari nito guys, bali ko condemn na lang natin to. Di ba gaya na sabi ko, naputol kanina. Bali dinikit ko na lang. Total wala naman, like ibabalik na lang natin. Paandarin na lang natin yung fan niya, rekta.
Tapos ito yung thermo temperature sensor natin, guys. Dumating na, bali circuit brand, no choice, pwede nang pagtiyagaan yan, at least brand nyo. Ito yung thermo temperature sensor circuit, ito yung luma kasi ito pumapalo hanggang sa ano eh. Tingnan natin siya. Duda ako rito eh. May something ito eh. Kaya papalitan na natin. Siraman siya, accurate siya, hindi, palitan na natin ng bago. Bali, lalagay ko na ito, guys. Don't forget lagyan ng RTB silicone dito, spark ko. Ayan, guys, bali, nalagyan ko na ng RTB silicone, bali gamit ko spark ko. Yung laging ginagamit ko. Bali, bago natin ididikit doon, patuyin muna natin siya ng ano, 15 to 20 minutes, tapos dikit na natin doon. Para magandang kapit niya, silyadong silyado, na walang tagas. Ayan, guys. Ito yung luma. Ngayon, ilalagay na natin itong temperature sensor. Lagyan nyo lang ng teflon para siguradong walang leak. Kasi pag naglalagay akong ganito, lagi ko nilalagyan siya ng teflon po para contra leak, kasi wala naman siyang o-ring eh. Kung may o-ring yan, okay lang kahit wala ng teflon. Kaya doon, lagyan nyo lang, kahit paikutin nyo ng mga 5 o 7 beses sa teflon. Doon na yan. Lalagay na natin yan doon. Ito, guys, bali galing na. Bali na ang tagas nito sa ilalim. Yan, dyan yung tagas niya. Bali, diretso overall na yan. Diretso overall na siya. Para sigurado na tayo, imbis na re-repair dito sa ilalim na yan, pina-overall ko na. Ngayon, ilalagay na natin sa Kia Pride. Standby muna, guys. Ayan, nilagay na yung hose. Ay, hose sa radiator. Nilagay na ni pare ko. Ayan, guys, kukompute na natin. Tapos, paanda rin na natin yan. Na rin ng wire. Depekto na rin yung wire nito, lumalabas na yung kuryente doon sa number 2 at the same time dito sa may ignition coil nya. Naglabasa na yung kuryente, hindi ko na na-video sa inyo. Bali, set of wires, papalitan na yan para yung under ng makina smooth na. Medyo ginabi na tayo, hapon na. Pero kanina pa umaandar na yun, almost 20 o nasa 30 minutes na umaandar rin, guys. Ito, nag-kick na yung ano natin, itong fan natin. Bali, inano ko na lang yan, bali pinull out ko na lang yan, bali automatic on na yan. Dati kahit i-pull out ko yan, hindi umaandar dahil nga yung nagluloko yung ano, yung fan nya, tapos yung temperature nya sumasakit ng taas. Ayun yung temperature nya, guys. Ayan, bali nasa normal lang siya, hindi na siya tumataas. Almost magte 30 minutes na umaandar yan at idle. Hindi katulad kanina, sumasagad hanggang letter H yan. Hot, high yung ano nya. Bali, temperature sensor nito napalitan na rin dahil hindi accurate. Ngayon na sinabi ko, yung bato ng temperature sensor papunta sa cluster, sumasagad, hindi siya accurate. Sumasagad siya hanggang hot, high. Ayan, guys, ha. Yun yung normal dahil gabi na, ganun na lang yung temperature nya. Pero yung ano nito, yung fan nito, hindi ko na pina-under yung ano niya, yung trigger niya. Bali, ano na lang, bali kinondem ko na yon. Kinondem ko na yun, wala na ring thermostat ito. Okay naman siya sa cold start, wala naman pagbabago. Okay naman siya, bali pagka-switch on, ma-under na yan. Kaya okay na siya, hindi na siya nag-overheat. So hanggang dito na lang video natin, guys. Dito nagtatapos, this Weng DIY Shop. Sana may natutunan kayo sa video ng ito. See you, guys. See you next video. Bye-bye. Keep safe.